guys, so welcome back to my YouTube channel. So andito pa rin ako sa hospital. Time check, it's 1:57 ng madaling araw dito. Nakatulog ako saglit lang, pero ayun, hindi pa ako makatulog ulit ngayon. So nag-decide na lang ako mag-film. And ako lang mag-isa dito sa room kasi pinauwi ko si Mister kanina. Doon ko pinatulog sa bahay. So, nalipat pala ako ng room, guys. Kasi yung pinakita ko sa inyo, yun yung room kung saan doon ka na manganganak. And then, yun na rin yung room mo after mo manganak. Tapos, yung pinaglipatan sa akin ngayon, ano lang siya, prenatal room lang siya. Wala dito yung kumbaga yung bassinet na paglalagyan kay baby pag nanganak. At saka yung bed nila dito iba din dahil tawag dito yung sa paanan iba siya, meron siyang harang, so hindi ka po pwede mag deliver ng baby dito, kailangan dun sa room na pinakita ko sa inyo kanina. So anyway, ayun nga. And hindi pa ako makatulog, so ayun, mag-film na lang tayo dito sa bed pa rin. Ayan yung sa couch, dun ko lang nilagay yung mga gamit ko. Papatugtog ako ng music kasi nga ako lang mag-isa dito. Walang mag-isa, so takot ako, kaya inopen ko din yung mga lights. Ayan, naka-open lahat ng lights dito. And pinapatay nila yung ilaw dun sa labas, kaya medyo madilim. Kaya, ayun, buti na lang binuksan ko din yung ilaw. Kagabi, binuksan ko din lahat ng ilaw. Gawa nga ng ako lang mag-isa ko eh. Ang lungkot naman pag ako lang mag-isa, diba? Tapos ang dilim-dilim. Kaya, binuksan ko na lang lahat. So, yun, nanonood lang ako ng mga YouTube videos. Kasi, pampatanggal stress, diba? Para at least relax naman tayo. And hopefully makalabas tayo bukas para makita ko na si Rivi kasi miss na miss ko na siya. But for now, relax muna tayo habang nandito pa ako sa hospital. So okay naman kasi mababait naman yung mga nurse dito, and pag may kailangan ako, mabilis naman silang mag-respond. So okay lang na mag-isa ako dito ngayon. Anyway, balikan ko kayo tomorrow or mamaya pa lang umaga pag may liwanag na sa labas kasi right now madilim pa dahil 2 o'clock pa nga lang ng madaling araw dito. So, update ko kayo and pakita ko sa inyo tong bagong or yung group na nilipatan ko dito sa hospital. So, see you ulit later, guys. Hello, guys. So, ayun. Dito na ulit ako sa couch. Gisik na ulit ako. Ang tulog ko lang is 1 hour. So, ayun. Abang tayo ng dito. Sunrise. Binuksan ko na yung ko. Yung blinds ko kasi. Paumaga naman na eh. 6:30 na ng umaga dito. So, maghintay tayo ng araw. Maganda yung Maganda makikita natin yung sikat ng araw dito. Pero dun sa dun sa labas, nakapatay pa rin yung ilaw nila. Kaninang madaling araw pa ako nagugutom. Kaya lang wala kasi akong spoon and fork dito. Merong iniwan si Mister na cup noodles, pero hindi naman siya nag-iwan ng spoon and fork. So, wala. Hindi rin ako makakain. Kaya, maghintay na lang ako siguro ng pagkain from hospital or hintayin ko si Mister pumunta dito mamaya. Hindi ko alam, bahala na. Pero nagugutom na rin talaga ako. So ayun, good morning. Hindi natin alam kung anong mangyayari today. So tingnan na lang natin, bahala na si God. Basta relax lang tayo dito, hindi tayo mai-stress. So, pakita ko na lang sa inyo muna, guys, yung yung room na nilipatan ko. So, ayan, may couch pa rin sila. Diyan natutulog yung bantay. Pero, since wala akong bantay, empty yan
ngayon. And then, may fridge sila dito. Dun sa pinanggalingan ko, walang fridge eh. So, dito may fridge. Pero hindi ko naman ginamit kasi ayoko nang malamig na tubig. Tapos, ayan, meron silang cabinet. Diyan nilalagay yung mga blankets, mga towels, ganun. And, ayan yung wheelchair ko. Ito yung bed. Ito yung sinasabi ko sa inyo, meron siyang harang. So, hindi ka pwede mag-deliver ng baby dito. Kasi yun, may pa-cortina dyan. Siyempre, may sanitizer. Yun. And then, yan yung bed ko. So, meron pa rin fetal monitor dito, guys. Pag minumonitor si baby. Tsaka pag minumonitor yung contraction ng mother. And ayun, may computer sila para dun in yung mga kailangan ilagay. And ayun. Hindi lang maganda tong bed na to kapag ina-up and down mo yung ano niya. Or I mean, ina-adjust mo yung taas ng ano, bed dito kasi ingay guys. Pag binababa mo, ingay din. Kaya ayun, bihira akong mag-adjust-adjust ng bed dito. Yung dun sa pinaglipatan ko, or dun sa pinanggalingan ko, maganda yung ano, smooth yung pag-adjust. Ito maingay kaya hindi ako masyado nag-adjust dyan. Tapos ito, lahat ng ano dito may ganito. Yung parang alam mo yun, parang changing pad para sakaling nagbi-bleed ka, hindi siya tatagos dun sa bed. So, yan, meron siyang ganyan. And then, 2 pillows. Tapos dinala ko tong pillow po kasi kulang yung pillow dito. Gusto ko may ganyan. Tapos ito yung aking table. So yan, may bedside table din. Yung mga saksakan ko nandun nakasaksak. May chair din dito. So yan, abang tayo ng ano, ng sunrise. Ayoko kasi talaga guys ng ano, ng gabi. Ang lungkot, diba? Maganda yung ano, yung maliwanag. So, ayan. Ganyan yung view dito sa room ko. Wala pang nakapark kasi. Maaga pa. So, patay na natin yung ilaw kasi. May araw naman na eh. Madilim pa pala. Madilim pa. Open pa natin. Ngayon na natin ang patayin. Kasi dun sa labas, ayun o. Madilim pa rin dun. Di pa nila binubuksan yung ilaw. So, ayan ang pa-view natin. Another parking space doon. Kailan kaya ako makakalabas sa outside world? Kasi pangatlong araw ko na to. Gusto ko nang umuwi. So yun guys, hintayin ko lang yung ano, yung pagkain kasi nagugutom na ako. Anong oras na? 6:58 na. Sabi mga alas 8 daw darating. So hintay pa ako na isang oras. Grabe, gutom na ako. So yun guys, mamaya na lang ulit. Hey guys, so yun, sa wakas dumating na yung pagkain ko. 8:31 bago dumating. Grabe, gutom na ako. Ito yung binigay nila sa akin. So, yan yung binigay nila sa akin na food for today. Ito yung Rice Krispies, apple juice, yung milk para dito sa cereal. Oops, natapon. And then, merong muffin doon, tapos egg, may coffee na binigay, pero hindi ako nagko-coffee, kaya hindi ko siguro iinumin yung coffee. And then, ayun, merong sugar butter para sa muffin. And then, may pepper para dito sa egg siguro. So, ayun guys. Ay, gutom na ako. So, kakain na ako. Si Mr. papunta din dito. Hindi ko alam kung nadali niya. But, bahala na. Pag gutom pa ako, mamaya kakain ulit ako. Hi guys. So,
Ayun, after 3 days and 2 nights, nakauwi ako from the hospital. So, na-discharge ako. And ngayon, ano lang, hinay-hinay lang muna. So, nakahiga lang ako dito. Hindi naman siya recommended na mag-bed rest, pero bed rest na lang ginagawa ko para just to make sure na rin kasi nakakailang bleeding episodes na ako. So, para lang, alam mo yun, ma-sure din na hindi na ulit ako magbi-bleed. Well, maski naman kahit anong gawin ko daw, kahit wala akong ginagawa, magbi-bleed at magbi-bleed pa rin ako. Basta meron akong placenta previa. Pero, syempre, ingat-ingat pa rin. So, ayun, hindi ako masyadong tumatayo. Tatayo lang ako kapag magwa-washroom or pag may kukunin. Pero saglit na saglit lang talaga. More on, higa lang talaga ako. So, yun guys. Yakap-yakap ko tong unicorn kasi wala lang. Parang, na parang ito na yung ano ko. Comfort toy ko. Yung ano, yung plush toy ni Ravy. So, lagi ko siyang yakap-yakap. So, anyway, ayun nga. Nakalabas tayo and hopefully hindi na tayo masundan ng another bleeding kasi pag nangyari yun, balik na naman ako sa hospital. So, ayun guys. In-update ko lang kayo. Close na rin natin yung vlog. So, see you na lang ulit next time guys. Bye-bye!